Chongs, meron akong 10 tips sa inyo before getting a tattoo. So, mag-start tayo sa pag-research. Mag-research kayo ng mga design nyo na sa tingin nyo magiging unique. Huwag kayong kopya ng kopya na makita nyo sa Google ay papatattoo nyo na. Mas maganda yung may unique kang tattoo. Kaya mag-research ka. Then, mag-research ka ng artist. Yung mga lihiti mo. Mag-canvas ka, magtanong-tanong ka, maghanap ka ng mga posibleng makatulong sa'yo pagdating sa tattooing, at search mo kung sino yung mga malapit na artist, anong portfolio meron sila, kung anong klaseng abilidad ang kaya nilang gawin, at pricing, research ka kung magkano talaga yung price ng tattoo para may idea ka kung paano at magkano. Next is, mag-research ka kung ano yung do's and don'ts. Merong mga do's and don'ts yan. Kahit saan tayo pumunta, merong do's and don'ts. Kaya mag-research ka muna bago ka magpatato. First tip. Second tip natin ay price ng tattoo. So, kasama yan sa pag-research mo. Kailangan mo mag-research, mag-canvas ka kung magkano talaga ang presyo ng mga tattoo. Usually, nagre-range ito starting 1,000 2x2, yan ang pagkakaalam ko ayon sa mga nagturo sa akin at ayon sa aking research. Depende sa artist, depende yan sa shop na pupuntahan mo, magkano. So, mag-research ka muna, maliit, malaki, magkano mga presyo, paano discount ang gagawin sa'yo. Mag-research ka. May mga artist naman nagbibigay ng magandang discount. Katulad ko, nagbibigay ako ng magandang discount. Mag-research ka muna. Mag-canvas ka para may idea ka at makapag-ipon ka. Third tip. So, halimbawa, nakapag-settle ka na, may artist ka na, may design ka na. At saka, dito ka na magpatato. Nakapagpahalam ka na sa nanay mo, sa jowa mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga teacher nyo. At talagang ready-ready ka na magpatato. Bago ka pumunta sa event na magpapatato ka, make sure na meron kang sapat na tulog at kondisyon ng katawan mo. Kasi sasaktan nila yan. Kailangan hydrated ka dahil makaka-apekto yan sa reaksyon ng katawan mo para naman maging maganda yung outcome pagka tinatuan ka at hindi kayo mahirapan pareho ng artist mo. Kasi importante dyan kondisyon ng katawan mo para yung dali ng dugo mo maganda, hindi niya itutulak yung needle pagka nag-penetrate na yung needle sa balat mo at makakapasok ng maganda yung ink sa balat mo. Makikita mo yan, mag-research ka, kaya nga sabi ko sa'yo, mag-research ka. Fourth tip, let's go. Etong fourth tip, madalas nangyayari to. Alam natin, lalo na sa mga first-timer, gusto nila ng mga companion, yung mga gusto nyo may kasama kayo pagka magpapatato kayo para malakas loob nyo, kasama nyo yung jowa nyo, yung asawa nyo, yung mga anak nyo, pati yung mga kapitbahay nyo, pati lahat ng tropa mo, bargada mo, lahat kasama mo. Pwede sana may companion, okay lang, meron kang kasama, pero huwag naman sana masyadong marami kasi minsan hindi na kayo magkakasya sa shop. Maapektuhan yung focus nyo pareho ng artist mo. Baka mauwi pa sa hindi magandang outcome. Kaya, at maaari, musa makaka-isa, dalawa, okay na yun. Huwag kang magpa-party pag nagpatato ka. Hindi party yun. Okay? So, that's our fourth tip. This is our fifth. Tip. Ang nakalagay dito sa sinulat ko. Mag-focus ka. Pag nando ka na sa araw ng event na magpapatato ka, mag-focus ka dun sa tattooing. Kasi, kailangan, alam mo na masakit yung gagawin nyo. Kaya huwag kang mag-iisip o mag-expect na hindi masakit. Kasi lahat ng body part masakit. Siguro mas maganda mag-umpisa ka muna dun sa pinaka simpleng body part. Yung sa tingin mo kaya mo yung sakit at maliit lang muna yung design na piliin mo. Kasi kung first timer ka, sigurado magugulat ka. Kaya, ayun, mag-research ka muna. Pumili ka ng design na maliit, yun muna palagay mo. Yun ang tip ko. Pero kung malakas loob mo, pwede rin naman malakihan ka agad. Walang problema. Kung kaya mo rin naman o mataas yung pin tolerance mo, walang problema. Walang kaso. Tapos,
magbaon na kayo ng pagkain nyo kasi hindi pwedeng tigil ng tigil sa pagtatato. Kaya ako sa inyo, kumain na kayo o magbaon na kayo ng kakainin nyo o mag-order na lang kayo para hindi kayo alis ng alis. Yung si break, okay lang. Yun. Dapat mag-focus ka. Yun yung fifth tip ko sa'yo. Let's go! Sa number 6, mga kapatid, bago kayo magpatato, make sure na ready kayong maghintay. Ang tattoo session ay umabot magmula 15 minutes up to 6 hours depende sa design. Mga large piece, small piece, laging depende sa design because hindi natin masasabi kung gaano kabilis magtatato ang yung artist. So make sure meron kayong baong pasensya. Magdala kayong mga libangan. Pero mas maganda yung nakahanda kayo para sa makaiwas kayo sa inip. So yun lang, number 6 natin. Be ready, lalo na doon sa mga newbie na magpapatato. Yung mga nagpatuto na, alam nila yan. Let's move on. And this is now our number 7 tip. Before you get a tattoo, huwag kayong iinom ng alak within 24 to 48 hours. And then, huwag din kayo mag-take ng too much caffeine like coffee. Hindi ko masyadong alam yung scientific explanation. Sobrang haba nun kung papaliwanag ko. Pero mangyayari kasi yan, tendency niyan pabibilisin yung daloy ng dugo nyo sa katawan nyo. And mahihirapan mag-penetrate yung ink. So, might as well, huwag na kayong mag-inom. After, siguro pwede. Pero before getting a tattoo, huwag na kayong uminom. Yung mga, siyempre minsan, hindi natin maiwasan. Gusto ng iba, session pampalasan loob. Hindi masyadong recommended. Mahirapan kayo pareho ng artist mo. Subok na yan. So, don't drink and get a tattoo. Too much caffeine. Bawal din. That's our 7th tip. Thank you. Tip number 8. Let's move up. So, before getting a tattoo, make sure ito, importante ito, na-hydrated kayo, marami kayong nainom na tubig, make sure na condition kayo, nakatulog kayo ng 8 hours, ready kayong masaktan kinabukasan, at saka nakakain kayo ng maayos, hindi kayo pagod, para hindi natin maiwasan yung mga iba't ibang klase ng komplikasyon tulad ng labis na pagdudugo, dahil hindi malabanan ng katawan yung sakit. Tapos yung mabilis na pagtanggap ng parang mabilis ka masaktan. Yan. Pag hindi ka kasi kondisyon, hindi ready yung katawan mo, tatanggapin yung sakit. And itong tattooing, literal nasasaktan ka. So kailangan kondisyon ka at ready ka. Let's move up! Okay guys, ito na yung pang number 9 natin. So, bago kayo kumuha o magpagawa ng tattoo, make sure na meron kayong strong design at willing kayong ilagay sa balat nyo 110% at napag-desisyonan nyo na ng 1,000 times. Kailangan meron kang specific na gusto na ipalagay at sobrang confident mo na ipalagay yon kasi wala nang burahan yan. Ang payo ko dun sa mga unang magpapatato, mag-research muna kayo. Mag-umpisa kayo sa maliit na tattoo
yung kaya nyong tapusin para matignan nyo kung kaya nyong i-overcome yung sakit. Isa pa, malaking desisyon yan. Kaya kailangan meron kayong tattoo na talagang pinag-isipan nyo. Mag-research, yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay, let's move up. Number 10 tip. Eto na. Etong number 10 ay quick review lang. So magsimula tayo sa researching. Mag-research muna kayo. Mag-aral kayo kung paano ba ginagawa ang mga tattooing, sino mga legitimate na tattoo artist. Safety, importante yan. Portfolio, design, lahat. Maglaan kayo ng budget para dyan dahil hindi mura ang tattoo. And then, mas maganda kung mag-aaral kayo mabuti. Pag-aralan nyo muna yung tattooing bago kayo mag-desisyon. At make sure na nakapagpaalam na kayo sa mga loved ones nyo, kinonsider nyo na sila, na lalagyan nyo ng art yung katawan nyo para wala kayong masasagasaan. Respetuhin nyo yung mga artist, re-respetuhin kayo ng mga artist, respetuhin natin ang art. At pag-aralan ng do's and don'ts. Yan ang mga importanteng part ng before getting a tattoo. So, mag-desisyon kayo ng tama. Okay? Yung kaya natin panindigan. Huwag tayong padalos-dalos. Lagi lang natin iisipin. Art ay isang bagay na hindi yan basta-basta. Yeah. Let's go. Magpatato na kayo. Salamat. Pag nagustuhan nyo tong video na to, please watch, share, hit like, subscribe, hit the bell button below para ma-notify kayo kung may mga bagong videos. Yung mga nagusto, nagkagusto dito sa video na to, salamat. Yung mga hindi, salamat din. Mabuhay kayong lahat. Paa sa lupa, mata sa langit. At ingat, salamat.